Ang DOJ naman, itong Department of Justice, eh, kanila na raw natuntun ang lokasyon o kinaroroonan nung taong nagbanta kay Frankie Pangilinan, anak ni ano ito, ni megastar Sharon Cuneta at ni Kiko Pangilinan, senador, mga kaibigan. Yun daw, cybercrime office ng Department of Justice ay nasiguro na nila, ang natiyak na nila ang identity o pagkakakilanlan at ang kinaroroonan ng taong di umano ay nanakot kay Frankie Pangilinan. Yan ang sabi po nung undersecretary ng DOJ. At kanila na raw hiniling sa Facebook. Ha? Facebook, yung mismong Facebook na i-preserve, ha, yung mga laman ng account, ha, na ginamit. Pending ho yung paghahain ng reklamo ni ng pamilya ni Sharon. Oh. Should the complaint be filed? Oh, kapag ka daw na-file ang reklamo, law enforcers may apply. Pwede raw mag-apply ang mga alagad ng batas ng warrant to disclose computer data. Oh, para magkaroon sila ng access doon sa computer data and the request for extradition. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. If warranted, may be made. Ang problema ho, kung aasa tayo sa extradition treaty, ewan ko, ilan na ba ang sa kasaysayan po na nagkaroon tayo ng extradition treaty sa mga bansa? Halimbawa, katulad ng kung ito'y taga United Kingdom, nakabase nga ron, eh kailan pa umiral yung ating extradition treaty sa UK at sa ibang mga bansa? At ang tanong, nasubok na ba natin? Meron na ba tayong proceedings na tayo ay nakapagpa-extradite ng isang tao, ha, sa ibang bansa, pabalik dito sa Pilipinas para harapin yung kaso laban sa kanila? Yan ho yun eh. Yan ang tanong natin, nagamit na ba yan? At kung nagamit na yan, kaya nagamit na yan, kaya hindi nagamit yan. Ito tamang pagkakataon eh. Para ipaliwanag nyo yan eh. Gano'ng katagal ba? At papaano ba ang proseso sa ilalim ng extradition? Kailangan ba na mapapa-extradite mo ba yan kung nag-file pa lang ng complaint? O kaya eh, kinakailangang ito'y makarating o maisampa hanggang sa usgado bago siya ma-extradite dito sa Pilipinas? Wala nakakaintindi niyan. Hanggang ngayon nga, puro mangmang eh, sa extradition eh. Ang dami. Lalo na yung mga membro ni Bad Eli Cuyucot Soriano, mga kaibigan. Bakit? Ang kukulit niyan. Ha? Parang mga ano yan eh, yung mga troll, yun ang utak niyan eh. Si Eliseo Soriano, eh kung talaga raw wanted, eh ba't hindi hulihin daw sa Brazil? O kita ninyo, kundi mga bobo, di ba?
Paano hindi nila alam? Oh, na itong Pilipinas, walang extradition treaty sa Brazil. Kaya nga, doon nagtago yung hinduropot na yan. Na si Bad Eli Cuyucot Soriano, dahil wanted sa dalawang kasong rape dito sa Pilipinas. Ngayon, yun na paliwanag nyo. Sa mga bansa na meron tayong extradition treaty dito sa kasong ito, halimbawa, nag-file na ng complaint sa Department of Justice. Itong si si Sharon Cuneta. Oh, yung ba pwede nang pagbasihan para umusad yung extradition treaty at gaano katagal yan? Ano ba ang requirement para ang isang tao ay mapabalik mo rito mula sa bansa na meron tayong extradition treaty na tinatawag. Hindi mo ba? Sila nagbanggit niyan eh. Kaya ang sabi ko nga kahapon, walang pinakamagandang mas mabilis na gagawin si Sharon Cuneta, kundi sumulat ka mismo directly sa United Kingdom government. Mayroong personality yung asawa mo bilang isang senador para siya makasulat sa mga opisyal ng United Kingdom upang ipabatid ang ginawa nitong taong ito. Sa pagkakaalam ko, ayaw nila ng mga ganyan eh. Galit sila sa ganyan eh. Kahit pa sabihin mong itong ginawang kawalanghiyaan doon sa anak ni Sharon, hindi sakop ng tinatawag na human rights violation, halimbawa, o hindi siya sakop. Di ba meron tayong anti-bullying? Di ba? Mga kaibigan, mga batas yan. Mga kaibigan, yung violence against women and children. Siguro naman eh, mas mapapabilis yan kung ganun ang gagawin. Tuloy ko lang ang basa ha, dito sa kasong ito. Base daw sa kumalat sa social media, the offensive online message, yun daw offensive na mensahe, natuntun ito sa pangalang Soli Alcos or Sanico, who is based in the United Kingdom. Nung tinanong po kung ito ring taong ito ay ito rin yung natuntun ng DOJ Cybercrime Office. Sabi nung DOJ, wala pa raw silang natatanggap na report mula sa kampo ni Sharon, Sus Mar Joseph. Meanwhile, ito nga eh, napakahirap nito eh. Ang daming biktimang ganito. Baka akala ninyo, kamukha nung kay Sharon, meron pa dyan, mas masasahol pa na kaso. Hindi sila makapag-file ng complaint eh. Kasi hindi ka naman agad entertainin eh. Mga kaibigan eh. Kaya lang ine-entertain si Sharon dito, una, asawa ng senador yan. Anak ng senador yung biktima rito. At sinabi rin ni Sharon na magkakilala sila ni Guevara way back 1992 pa. Paano kung hindi ka kilala niyan? Pangkaraniwang ka lang na binababoy ka, ganyan. Kung yun nga kay Vice President Lenny Robredo, grabe. Mga kaibigan, hayop na hayop ang dating nung paglapastangan kay Vice President Lenny Robredo na isang babae.
Lintik po yung pambababoy na ginawa at ginagawa nila kay Vice President Lenny Robredo. Hindi ba dapat eh, moto proprio? Ba't kailangan ni Vice President Lenny Robredo na kausapin o magsalita siya na kasuhan yan? Ha? Wala bang mga pakiramdam itong Department of Justice? Moto proprio sila, ekumilos? Hindi tama yan. In any administration, hindi dapat mangyari yan na basta binababoy. Oh. Ito, tatapating ko kayo, ha? Nung panahon na presidente si FBR, mga kaibigan, eh, merong bumabanat kay ERAP. Di ba? Binabanatan si ERAP. Official siya ng administrasyon ni ERAP. Hindi ko nasasabihin kung sino. Pinagtanggol ko pa nga yan eh. Iyang planderer na yan. Ano sabi ko? Eh baka yun na naging dahilan. Isipin ninyo. Ano sabi ko? Eh kako, kahit na hindi ka partido yan ni Presidente Ramos, eh wala kayong karapatan na gawin yan, lalo na nasa gobyerno kayo. Bakit? Second highest official of the land dyan. Kami pwedeng bumatikos dyan, nasa media kami. Kayo hindi pwede. Nasa gobyerno kayo. Pero mga nasa gobyerno, mga kaibigan, kung lapastanganin si Vice President Lenny Robredo, hindi mo makakain, lalo na yung mga hayop na troll ni Mocha. Siyempre, Mocha yung amo, yung tauhan niya, muchacho yun, di ba? Tsaka muchacha. Mga kaibigan, ganun-ganun lang, just like that, ha? Ano yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oo nga pala. Oo, oh, eh mga kaibigan eh. Hindi ho ba? Mali ba ako ron? Kasi dapat issue eh. Eh walang ma-issue. Eh, ito pa, hindi mga talagang malicious na eh. Malisyosong ano, paninira na eh. Sana kung malicious accusation eh. Hindi ho eh. Malisyosong paninira na. Ito, pinakahuli. Di ba may effort si Vice President, kahit na hindi siya isinasali. Eh, siyempre, public official siya, Vice President siya. Alam nga namang panoorin na lang niya yan. Ito nangyayari sa bansa natin. Siyempre, kung may magagawa ka, kung tayo nga eh, mga karaniwan tao eh, kung alam mong ikaw ay may magagawa, para makatulong ka, eh gagawin mo rin, di ba? Eh lalo yung Vice President. Meron daw binigyan, namigay ng pagkain. Eh ginagawa naman nila yun, regularly. Namigay yata ng pagkain para sa mga frontliner sa isang ospital sa Quezon City. Ang tanggapan ni Vice President Lenny Robredo. Akalain mo, nabalitaan nila, ipinagkalat, nalason daw yung mga kumain nun. Sipin mo, hayop, di ho ba? Yan ang trabaho nila. Doon sa mga insecure na ang tingin nila lagi, politika yun.
Bakit? Ipinangampanya ba ni Lenny Robredo? Hoy, mamimigay ako. Ha? Hindi naman eh. Kung meron man silang pinapublish sa social media, nakikita mo naman eh. Kung hindi nangyayari na, ha? Eh, nangyari na yung ginawa nila. Katulad halimbawa, parang si Biko Soto, di ba? Biko Soto ng Pasig, yun ang idol nating mayor. Kasi si Biko Soto, pag sinabi niya, hindi plano, nandun eh. Ha? I-execute na. O kaya, tapos na. Pag sinabi niyang, maglalaan ng pondo, ganito, nakalaan eh. Oh, execution lang. Kasunod na, makalalaman mo na, nangyari na. Kahapon sinabi, ngayon, mangyayari. Yun ang totoo, mga kaibigan. Di ba? Oh, pero, tingnan ninyo, si Vice President Lenny Robredo, lahat ng ginagawa, binababoy nila. Ano intention? Politika. Yun sila ang gumagawa ng politika. Ha? Ayaw nila na merong gagawa ng totoo. Kaya nakita mo dito, puro hindi totoo nangyayari. Pati yung pagre-report sa datos. O ngayon, pataas na ang bilang. Ba't sino ba nagsabi sa inyo, inutusan ba kayo ng publiko, luwagan ninyo yung quarantine? E di ba tayo nga sa radyo, sinasabi natin, huwag niyong luwagan, ituloy niyo na. Bakit? Hindi naman bumababa eh. Oh, mga kaibigan. At saka huwag niyo na paikot-ikutin, tuloy niyo na yan. Hanggang 2022, alam naman namin ang pakay ninyo eh. Wala nang ano ito. Wala na kayo maitatago. Nagsalita na si Dr. Liachon. At ayan, nakita na ninyo sa Saudi Arabia kung gaano karami ang Pilipino na pinagtakba ninyo. Hindi malalaman ng publiko kung hindi nagsalita ang hari ng Saudi Arabia. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano yung sinasabi si... Ito, may sinasabi si Dr. Liachon, mga kaibigan. Ang sabi niya, there are politicians who would actually request for lighter quarantine. Meron daw mga politiko ang humihiling na luwagan yung quarantine. Kahit na yung kanilang scientific data eh hindi naman tama. Meron daw isang probinsya nga na naglalabi palakasan to be placed under general community quarantine from May 15 to 31. May mga request pa palang ganun. Kaya ang sabi niya politika matindi. Mga kaibigan, ha? At meron pa siya sinasabi, I was ousted. Tinanggalaan niya ako. I was politicized. Napolitika ako. At the top, sa taas.
And nobody depended me that much. Walang dumepensa sa kanya. Kita na ninyo? Pag gumagawa ka ng tama at nasa tama kang direksyon, wala magtatanggol sa'yo. Bakit? Ang katunayan, kaya ka tinanggal. Kaya tinanggal si Liatyon. Panganib siya sa pagkakakitaan. Ha? Magiging sagabal siya sa mabilis na pagpapayaman. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Oh. Sabi niya, that's how the ball game works and you have accept that. Kaya masasabi ko lang, welcome to the club. Ako rin ganyan eh. Di ba? Nagreklamo ba ako? Hindi. Hinaharap ko yung consequence. Di ba? Eh kailan tayo magsasalita pag wala ng mikropono? Ha? Ganun ba yun? Oh, sabi ni Liatcho, no? Ganito pala yun. Isipin mo, sabi niya, I did not practice for 3 months. Di ako nag-practice. Eh, doktor ka nga naman, kinikilala pa siya. May pangalan siya, di ba? Lagi siya nasa media. I also have a life. May buhay din kami, di ba? I was not able to be with my children and wife. And then suddenly, I am out just like that. Just like that. Parang kung paano nilang babuin, lapastanganin si Vice President Lenny Robredo, ganun na lang. Tingnan mo, di ba sinabi yata ni Senador Trillanes na gusto niyong magtagumpay ang ano niyo? Paglaban niyo sa COVID? Lagayin niyo si Vice President Lenny Robredo kasi hindi sila makakapagkurap eh. Di ba? Oh, ano sabi? Nako! Mga kaibigan, bigla nang kung ano-ano na sinasabi. Di ba? Binabastos na si... Ba't nag-apply ba si Lenny? Suggestion lang ni Trillanes yun eh. Alam namang hindi susundin nyo yun eh. Hindi nyo gagawin yun eh. Bakit? Eh kasi kayo, politika na ang nasa isip ninyo. 2022 na ang iniisip nyo. Baka masapawan. Ayaw nyong masapawan kung sino yung Manchurian candidate. Yun ang ibig sabihin noon. Mga member kayo ng SSS, dapat yung kandidato nyo, ipwesto nyo muna sa SSS. Ano yun? Social Insecurity System. Mga kaibigan, di ba? Eh, mga insecure eh. Oo. Oh. Eh, yan naman ang totoo eh. Ano pang ikakatwiran nyo kung hindi naman talagang ang masama, wala namang ginagawa yung tao na masama o sinasabi laban sa inyo, binababoy nyo. Kaya kayo, ang nagiging, ang pinupuntahan ng ginagawa nyo, alam nyo ba kung ano? Kayo ang campaign manager. Nagiging campaign manager kayo ni Vice President Lenny Robredo sa ginagawa nyo. Hi, Kapersi Lapid, at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire.
Meron nga po pala tayong ano, babatiin, mga kaibigan. May kaarawan noong kahapon eh. Hindi natin na nakaligtaan nating batiin si Ginang Banji Galang ng Montalban, Rizal. Nagdiwang po siya ng kanyang 67 kaarawan kahapon, ha? Lunes. Martis tayo ngayon eh, di ba? Lunes ang birthday ni Ginang Banji Galang, na mother po ito ni Lani Galang Torato, ha? Na matagal na rin pong silang sumusubaybay sa atin. At dahil po birthday ni Ginang Banji Galang, ay handugan natin siya ng isang masayang awitin. Para din no sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo na kay Ginang Banji Galang, sa kanyang 67 kaarawan kahapon, belated happy birthday, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. At ngayon, mga kaibigan, isa pang pagbati sa kaarawan. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon sa Nagoya, Japan, si Aiko Miura ay binabati natin, ha? Omedito, ha? Tanjobi, omedito, Aiko Chang. At dahil birthday mo, Aiko, isang bagsak pa. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang marami. Happy birthday, Aiko Miura, dyan po sa Nagoya, Japan. Ngayon, si Mayor Lim, pasadaan natin konti. Si Mayor Lim, pagdating sa press freedom, nako, mga kaibigan, wala kang mababalitaan kay Mayor Lim na napikon sa media, di ba? Alam naman ninyo, dami ring bumibira nung araw kay Mayor Lim, di ba? Mulat sa pool nung naging pulisyan. Pero marami rin ang humahanga sa kanya, di ba? Ngayon, ako isa na sa humanga. Ito tatapating ko kayo. Nung umpisa, panahon ni Mrs. Cory Aquino, idol ko na yan si Lim. Ha? Katunayan sinasabi ko sa radyo noon, ang madalas malimit kong banata noon si Mel Lopez na nakaupong OIC, General si Mayor Lim, Director ng Western Police District, ha? Yung Manila Police ngayon, District. Sabi, nasa DCM kami noon Sabi ko, si Mayor Lim dapat tumakbong mayor. Diba? Nangyari yun Ngayon, merong isang okasyon, nakaupo na yun si Mayor Lim, di ko yan personal na kakilala.
Merong isang pagkakataon, pulis pa yan, dyan sa Maynila, siya ang director, nagkaroon ng, merong club noon eh, yung samahan nito eh, sa Manila Hilton ng base. Manila Hilton pa, yung naging Manila Pavilion, di ba? Dati yan Hilton. Ngayon, etong si Linggoy Alcuas na mahilig kumain ng libre, mga kaibigan, naging guest doon. Kasi tinanggal na siya ng administration ni Mrs. Aquino. Di ba? Kasi nga eh, ano yan eh, kalaban ng press freedom yan eh, si Linggoy Alcuas. Katunayan, nandun ako sa radyo, ipinasaran yan yung radyong pinagsasalita namin nila Kauding Bartolome noon eh, sa DCME. Nilusob niyan eh. Siya ang commissioner ng NTC noon. Kaya yan natanggal, inimbestigahan ng Senado yung ginawa niya sa amin, mga kaibigan, para mabusa lang kami, para wala nang bumanat kay Cory. Nagsisip-sip siya. Eh, inimbestigahan ng Senado. Yan, sila yung really nag-imbestiga, oh. Sila Butsakino. Galit sila Butsakino sa ginawa niya. Sipin ninyo yan. Ngayon, yung okasyon na yon, ginanap yung pagsasalita ni naging guest speaker yan doon nung pagkatapos matanggal sa UN Walkers Club. Samahan nyo sa Manila Hilton. At nung may mga media, jampak nga eh. At ang haba magsalita niyan, inabot yata ng mahigit 2 oras, nagsasalita yan. Eh siyempre, ang media, ang kukunin lang sa iyo niyan ay kukuha lang sila ng highlight dun sa mga sinasabi mo, di ba? Pero ako, may gampanin ako dun sa club na yun eh. Dahil ang isa sa nagpapatakbo ng club na yun bilang Secretary General, yung tatay ko. Oh, ang presidente that time eh, hindi ako nagkakamali, si Arcadio Trinidad. Ha? Mga membro niya, mga judge, mga kilalang tao eh. O ngayon, ang trabaho ko, i-tape yung speech at saka yung open forum. May tanungan yan eh, may open forum. Eh ngayon, formal club kasi yun, hindi yung kamukha ng mga forum-forum. Ito formal. Ngayon, na-tape ko sa madalit sabi, buo. Dalang dami kong cassette tape eh, dahil nasa radyo nga tayo eh. At saka yung iba rin, kaya ako tinetape din para ma-play ko sa programa ko. Ngayon, itong nangyari, isang araw, siguro mga isang linggo o kulang isang linggo ang nagdaan, o ilang araw pagkatapos noon, eh meron akong tambayan dyan sa UN Avenue, yung McDonald's dyan. Nag-i-standby din kami dyan bukod sa Manila Hilton. Pinuntahan ako noon ni Colonel Ernesto Jokno, si Totoy Jokno. Yun ang pumalit kay Mayor Lim eh, nung nag-retiro si Mayor Lim sa serbisyo. Hinanap ako kasi member ng United Nations Smokers Club, si Totoy Jokno. Ngayon, sabi niya, uy, may nag-ahanap sa'yo, may inutusan. Hinahanap ka ni Colonel Jokno eh. Ay ko, bakit? Hindi. Oh, yan na pala eh, oh. Dumating si Colonel Jokno. Uy, yung speech ni Linggoy Alcuas. Sabi, pinagtanong namin eh, ikaw raw, may tape ka eh. Sabi ko, meron nga oh. Sabi ko, eh kasi pinahanap ka niya ni General Lim. Eh, gustong mapakinggan yung tape? Ah, ganun ba?
Eh sabi ko, ano, dadalhin ko na lang bukas. Oh, pagdala ko, kinabukasan, binigay ko kay Totoy Diokno. Binigay yata ako, ewan ko, kung kay Mayor Lim nga niya binigay yun. General pa si Mayor Lim noon. Hindi pa kami magkakilala ni Mayor Lim. Oh, na personal. Eh, kasi noon si Lim, mabait sa media yan eh. Mabait yan eh, kahit saan mo makita yan eh. Pag alam na media ka, babatiin ka niyan. Oh, ngayon, minsan isang beses, nakasabay ko yan sa elevator. Eh, may mga kasama akong nasa media. Di binati niya, kilala niya iba. Sabi, puntaan niyo ako sa ano, sa opisina, sabi ni Mayor Lim, ni General Lim. Eh, sabi ko, General, na naibigay ba sa inyo yung tape? Sabi niya, anong tape? Yung ano, yung sa, yung kay Totoy Diokno. Sabi ko, kinuha ko sa akin ni Colonel Diokno. Eh, sabi ni Mayor Lim, ay, sa iba galing yun. Sabi, salamat ha. Tinapik pa nga ako ni Mayor Lim. Sabi, salamat ha. Sabi nga nun. Eh di alam ko nakarating, di ba? Oo. Oh. Di ano, idol ko yan eh, si Lim eh. Kasi magaling na pulis talaga eh. Tsaka maganda ang kanyang track record. Kaya lang, may panahon, nabuisit ako sa isang tao niyan. Kasi sumulat kami, mga entertainers, magkakaroon ng okasyon. Eh, hindi ko naman kayang tustusan yung okasyon mag-isa. So, sumulat ako para humingi ng financial assistance na maipandadagdag sa panggastos dun sa event na gagawin. Bakalain mo eh. Masama naging tabas ng dila nung bata ni Mayor Lim. Eh na, pagbabanatan ko na si Mayor Lim sa radyo. Eh, batang-bata pa tayo nun eh. So, yun, nagsimula. Pagkatapos, eh, tumakbo si Mayor Lim, naging senador si Mayor Lim, di ba? Oh. Nung tatakbo na siyang mayor ulit, senador siya noon, ha? Eh, wala namang makita akong pwedeng dapat maging mayor ng Maynila, ha? Labang kay Atyesa, kundi si Mayor Lim lang talaga, ha? Ang matino. Eh di, sinuportahan ko ng todo si Mayor Lim. 2007 yan, kayo, yung mga sumusubaybay sa atin, nasubaybayan nyo yan. Alam ko kasi ang background ni Mayor Lim eh, na pag-aralan ko eh. Doon nagsimula na makilala ako talaga ni Mayor Lim. 2007 lang. Oh, mga kaibigan, yung election na yun. Libre ho yan na suporta kay Mayor Lim. Nakita niya naman na sincere tayo sa pagsuporta sa kanya. Yung sincerity ang titignan sa iyo eh. Ni Mayor Lim eh. Siyempre, pulis yan eh, di ba? Kung luko-luko ka lang, hindi ka papansinin yan, di ba? Kung ang hangad mo lang eh, tulong kunyari, pero hingi ka ng kapalit. Di ba? Ayun, nakita yun ni Mayor Lim sa atin. At nung tatakbo nga siya no, na mayor, di dahil sumusuporta tayo sa kanya, may tumawag sa akin isang piskal na babae ng Department of Justice, State Prosecutor. Tinatanong niya kung yung kapatid niya raw ba eh, yung kapatid niya tatakbo palang konsihal sa Maynila. Eh siyempre, nababasa nila ang kolom ko, mga sulat ko tungkol kay Mayor Lim. Pero hindi niya binabangin, sabi, meron ka bang alam na partidong pwedeng samahan yung kapatid ko kasi tatakbo, walang partido. Eh sabi ko, meron ho. Kaya lang ka ako, baka hindi niyo gusto. Sino ba yung partido? Kay Mayor Lim. Eh yan nga gusto namin eh, sabi nga nun. Eh kasi family of lawyers sila. Eh, di ba? May justice yung lolo nila eh, naging justice ng Supreme Court eh. Eh yan nga ang gusto nga namin eh, sabi nga nun. Eh di, tatanong ko, tinawagan ko si Mayor Lim.
Tinanong ko, Mayor, eh, ganito, ganon. Eh, dalin mo sa akin bukas, magkita tayo, sabi niya ganon. Senador Silim yun, ha? Dalin mo sa akin sa Diamond Hotel. Dinala ko, yung magkapatid, parehong babae yun, eh. Nag-aaral ng law, yung tatakbo, nag-aaral pa ng law. Pero yung kakilala ko, eh, ano, state prosecutor ng Department of Justice. Ngayon, alam niyo, sabi ni Mayor Lim, na pag-usapan, eh, tungkol sa libel, sabi ko kasi, Mayor, Senator, eh, hindi ko kasi matanggihan to si Piskal dahil natulungan din ako niyan sa, nung ako'y magkaroon ng kasong libel, yung kauna-unahan libel ko, yan o nag-advise sa akin eh, kung anong gagawin. Ah, ganun ba? Sabi, eh, bakit ka naman didemanda ng libel? Eh, ako hindi ako nagdidemanda ng libel, sabi dun sa ano, dun sa prosecutor. Ayan, oh, tanongin mo si Percy, nung araw, binabanatan ako niya, no? Hindi ako, nagdidemanda ba kita? Sabi ni Mayor Lim. Oh. At saka merong, wala akong nabalitang, ano yan eh, nagalit siya sa, ang katwiran niya, eh kung anong, ano, kung anong, gusto nila sabihin laban sa akin, kahit hindi totoo, eh wala akong magagawa, mapipilit ko ba silang maniwala, di ba? Yun ang katwiran niya eh. At saka merong isang okasyon ha, nandun yan sa birthday ko, si Mayor Lim. Nagtalumpati. Sabi, anong libel? Sabi ni Mayor Lim. Ako, lahat ng, yung mga police, minumura ni Lim yan. Ako ha, kayo ha, sasabihin ni Mayor Lim, sabi raw niya, ayoko nang meron kayong dinidemandang media. Pati mga police, inuutusan niya na huwag kayong magdidemanda ng libel ha, sa mga reporter. Ha. Oh. Kasi gustong-gusto ni Mayor Lim, binabanatan mo yung nangyayaring katiwalian sa kanyang administrasyon. Kasi hindi nga naman niya malalaman eh, kung walang babanat eh. Kaya kinukwento ko sa inyo, pagka may mga nabanatan nun, ipatatawag kagad ni Mayor Lim yun. Pagpapaliwanaging kagad yun. Mga kaibigan, kabaliktaran eh, ngayon eh. Ayaw nang may bumabanat. Bakit? Yun ang tanong. Doon kayo magtaka. Pagka ang isang leader, ang isang namumuno sa gobyerno, gusto niya talaga ng malinis na paglilingkod, eh dapat kamukha ni Mayor Lim yun. Di ba? Ang gusto, binabanatan mo yung mga nakaupo sa kanyang administrasyon upang malaman niya kung ano nangyayari. Yun, doon kayo talo ni Lim. Malaki pagkakaiba ninyo. Kaya ang kalayaan sa pagsasalita, hindi sinusupil yan. Ayan, tagaan nyo sa bato, kahit makausap nyo si Mayor Lim, mga kaibigan, dyan nyo siya tanungin sa party na yan ng Press Freedom. Ngayon, ayaw nga niyan yung ano eh, yung sinusupil mo, pati yung nagsasalita sa laban sa gobyerno, kahit hindi ka media. Ang katwiran niya, eh sino pa magsasalita kung walang ganyan? Yun ang katwiran niyan eh. Binabati ho natin ha, medyo kakapusin yata tayo sa oras, si nung ating mga katropa, si Arlene Monbarias ng Amsterdam, Ella Samson Albiar, si Jorge Beichong, katropa natin sa Japan, Tokyo, Japan, si Joel Diaz ng Italy, at si Carolina Luge, si Rosita DC, si Ka Ani Plormata Saludes, Ka Enyang Mina, Susana De Los Santos, Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihinho, sino pa ba? Si Andres Bonifacio ng Michigan, June Di Valencia, isang singer-actor, Yula Sotelo, veteran musician, iba, mamaya na, si Nozid Remo, Homer Dison, naku, huwag mo kami damay dyan sa mga sinasabi mong yan. Nakakulong na yan eh. Ha?
Si Ronnie Maligalig de las Alas. Oh, fake daw tayo. Oh, ikaw naman, black. Kailan ah? Tinanin niya, ang nangyayari dyan sa mga bully na troll, pag binablock nyo, darating ang araw, sila na lang ang magkakaaway. Tinanin niyo yung issue sa kabayong Norman. Sila-sila na magkakaaway. Yung dati, nagpo-promote sila lahat doon, di ba? Ngayon, nagkanya-kanya ng faction. Paano? Pagkakakitaan nila yung following, di ba? Gusto nila malipat sa kanila. Kaya hindi kasali sa lipunan itong mga ito eh. Sa sibilisasyon. Mga kaibigan, puro pera lang yan. Oh, si Edgardo Lim. Nonoy Salvador. Chuin. Etong si Chuin Laikot. Ano ba ito mga kinukuha niya? Si Ben Dabon. Pag pinuna, si Duterte nagkukumahog magtanggol, magbanta at magmura. Eh wala, ang gagawin mo lang, i-block mo. Wala nang pinakamaganda. Pag ang matitino, nagkaisang mag-block sa lahat ng yan, wala na. Dadating ang araw, maiipon, sila-sila na lang. Oh, si Jing Palomo, isa ring musician po ito. At saka si Wilson, ha? Jing at Wilson Palomo. Si Grace Padilla de los Reyes, nga pala. Si Myla Padilla, binabati rin natin. Maristela Telang Padilla. At saka si, ano ho? Ito, Tita Nela Padilla San Diego. Lahat po sila ay angkan ng mga Padilla. Si Emiliano Aquino. Oh, si Marlon Pexon ng Chicago. Alam nyo, dapat wala nang Marcos ngayon, wala nang Aquino. Ibig sabihin, kalimutan natin ito. Ang kalaban natin, Inchik. Ha? Hindi tayo pwedeng mahati. Yun ang gusto nila. Alam nila, divided tayo. Ha? Divide and conquer ang gagawin sa atin yan. Ompo Bermudez. Maria Cruz. Si Paterno Limcauco Jr. Matagal na itong sumasubaybay sa atin. Kilala ni Kaani ito eh. Si Priscilla Mercado Uy. Liwayway Inocencio. Sebastian. Erlinda Zoleta. Si Perly Villanueva. Leijo Raffles. Celeste Musiko. Sayang, meron tayo sanang ipapayo. Pero wala na ho tayong oras. Pasensya na po ninyo ko kung medyo hindi ko na po kayo maisasama sa ating mga pagbati. Bukas na po yung iba, ano po. Ayan ko ay isa ang nahin, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa. Huwag niyo kong kalilimutan ha, sa mga nagbabalak kong mamasyal sa Japan, kung maaga kayo magpapabook, hanapin ninyo Roy Japan Tour, all over Japan po yan. Pinakamagaling na gagabay sa inyo, sa inyong pamamasyal, para po kayo makapag-enjoy, ano po, ha? Roy Japan Tour. Siyempre si Kajun Mariano, binabati natin, dating actor yan. Wala na naman tayong oras, diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam.
Hanggang bukas po, sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, sa programang Lapid Fire dito po sa Liberty Radio. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga! Roy Simato! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wangan. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na